Nakilala natin ang fresh faces at talents entertainment world mula sa Star Center ng Net25. Ngayong araw, marami pang eksena at insider scoop ang ating makikita. You have to be comfortable. In or out, am I in or out? Am I in or out? Time to see kung sino sa boys ang umangat at lalong naging macho guwapito. At kung sino sa girls ang in or out sa kanilang paghataw sa dance arena. Let's watch this! Sa halaman, masayang mabunin. Sa halaman, masayang mabunin.
thrilled to be a star, Kaya. Tama na. Pwede bang gawa na lang natin na solusyon yung problema? Ako pa may problema dito? Ha? Pareho ko kayong anak, pareho lang kayong pantay sa tingin ko. Hanggang kailan ko po kukumbinsin yung sarili ko, ma? Na wala ka pong favoritism? Thirty years kong hinintay to. Hindi ako magpapadala sa emosyon ko. Hindi ko hahayaan. Nalalapit na ang araw ng paghihiganti. Ang magulang mo. Hindi mo sila tunay na magulang. Pero dahil sa nalaman ni Heijun, nasa isang genetics lab siya, ibig mong sabihin, maaaring hindi si Heijun ang tunay na anak ni Yoon Kyung at Jemyo? Masisira ba ang mga plano ni Kari? Gracious Revenge, gabi-gabi, 8 p.m. dito lang sa Net25. Let's get together sa Net25. Sa mundo ng showbiz, dapat all around ang talent ng artista para sumikat. Kaya ang workshops nila ay focused sa lahat ng talent. Whether kanta yan, whether eksena yan, darating sa panahon nyo bilang aktor na you have to save yourself in the scene. Lagi mo sinasabi, puti pa yung ate mo. Ayoko sa akin! Ayoko rin sa'yo! Sino kaya sa ating StarCada actors and actresses ang magiging favorite ng madlang audience pagdating sa acting? Here's their short film entitled, Favoritism. Hi. Musta ka na? Talaga? Okay. That's good. Ay, talaga ba? Nakakatawa ka. Ano na naman? Ivy! Bakit ka ganyan? Alam mo, Ivy! Mahimik ka, ha? Okay. Ivy! Ginamit mo na naman ba yung damit ko na hindi ka nagpapaalam? Nakalimutan ko. Nagmamadali kasi ako. Hindi ko napansin. So, hindi na kita na-inform. Hindi mo man lang iningatan! Lang ako, ha? Minansyahan mo pa, oh! Tignan mo! Sandali lang, ha? May nakakainis kasi dito, eh. Okay! Sorry na hindi ako nakapagpaalam sa'yo na gagamitin ko. Sorry na nagka-stain siya. Hindi ko kasi napansin. Okay? Okay na ba? Am I off the hook? Alam mo bang di ko pa ito nasusuot? Binili ko to dahil may group report kami today! Ginamit mo na di ka nagpapaalam, minatsahan mo pa! Di mo pa nilaban eh, anong susutin ko ngayon? Hello naman, Ate Mar! Ang dami-dami mo kayong damit sa cabinet mo! Daming drama nito eh. Sige! Maghanap ka doon na all-white dress na pwede kong gamitin ngayon! Ba't ako? Malay ko ba kung may mga all-white dress ka sa mga cabinet mo? Ivy! Anong nangyayari? Ba't kayo nagsisigawan? Nag-aaway ba kayo? Ito kasi si Ate Mara, ma. Sinuot ko lang naman yung damit niya. Parang gugunaw yung buong mundo eh. Nakaka-stress. Stress? Ikaw pa talaga yung stress ngayon? Ako na itong walang masuot na damit sa class report ko, ikaw pa talaga yung stress? Kasi stress kasi ako sa mga talak mo, yun. Teka nga! Nag-aaway ba kayo dahil sa damit? O, di ba ma? Ganyan ka petty si Ate Mara. Petty? Petty lang sa'yo yun? Na wala akong masuot sa class report ko? Na pwede akong bumagsak sa subject ko? Petty lang sa'yo yun, Ivy? Sa bagay nga naman, hindi nga pala importante sa'yo yung pag-aaral mo, no? Wala kang pakialam sa mga grades mo eh! Wala kang pake kahit bumagsak ka pa! Bakit napunta sa pag-aaral ko? Ano ba talaga problema dito? Bakit ka naman personal? Dahil personal sa akin yung pag-aaral ko! Tapos palagi mong pinapakialam yung mga gamit ko! Mara! Tama na! Pwede bang gawa na lang natin na solusyon yung problema? Tsaka problema ba yung damit? Pwede na tayo ng bago! At tsaka pwede ba? Kailangan ba talagang magsigawan? Huminahon nga kayo. Ma, chill lang ako.
ate si Ate Mara ang mabilis magpanik. So ano? Ako pa may problema dito? Ha? Kahit kailan, hindi naman ako nanalo eh. Kahit ako yung tama. Kahit ikaw yung mali, alam ko ikaw yung kakampiya ni Mama. Mara, ano sinasabi mo? Ma, lagi na lang po kasi si Ivy. Lagi na lang po siya yung lamang. Lagi na lang po siya yung priority mo. Paano naman po ako, Ma? Hindi totoo yan. Pareho ko kayong anak. Pareho lang kayong pantay sa tingin ko. Talaga ba, Ma? Parang hindi naman po. Kasi sa tuwing na nagtatalo kami ni Ivy, palagi mo po sinasabi sa akin, umintindi ka, dali ka yung nakakatanda. Ikaw na yung umunawa. Hanggang kailan ko po kukumbinsin yung sarili ko, Ma, na wala ka pong favoritism? Hindi kita chine-check dahil alam kong marunong ka. So, hindi ako marunong, Ma? Alam kong magaling ka sa klase. Matatag ka, masipag. Ma! Hindi yun ang kailangan ko, Ma! Ikaw yung kailangan ko! Pero don't get me wrong, Ma! Hindi kita sinisisi. It's just that it feels like pinaparusahan mo po ako! Anak, I'm sorry. Hindi ko alam na nararamdaman mo pala yun. Nakalimutan ko na kailangan mo nga pala ng lambing at atensyon. Yun, Ma! Lambing at atensyon! Mga bagay na hindi mo nabibigay sa akin ang binubuhos mo lahat kay Ivy! Kaya na simula na nag-decide ka na mag-stay ka rito, tunukapit ako, tunuyakap ako. Ma, I'm sorry. I'm sorry kung may nasasabi po ako na sa nakakasakit sa'yo. Pero magtiwala ka, Ma. Gusto ko lang po talaga maging tapat po tapos malaman mo pa yung laman ng puso ko. Hindi ko po intention saktan ka po, Ma. Mahal po kita. Mahal na mahal din kita. Mahal na mahal ko kayong dalawa. Ate Mara, I'm sorry. I know I've been such a brat, pero that doesn't mean that I don't love and respect you. Ate kita! Mahal na mahal kita. Sorry talaga, ate. Sorry din, ha? Alam mo naman na mahal ka ni ate. Kahit na may ugali ka. And I'm excited to be your star, Kada, and sana kayo rin. I nurture them, I take care of them, they can come to me anytime. Pero ako rin yung magsasabi sa kanila kung saan I have to let you go. It's good to be back! Welcome to Season 3 ng Magandang Araw! Nating episode, nandito tayo sa Anilao, Batangas. Magandang araw, magandang araw. Excited ako dahil makakasama natin ang ating first guest. Magandang araw. Ano, walang bayad dito. Ha? I did not even have to sing or dance. Oh. Mapakainin lang niya ako ng cheesecake mamaya. Ganun lang ang kapalit. Sasama niya tayo sa kanyang paboritong hobby. Sa akin, ha? Siya, Ma!
Wala ka, magdahan-dahan ka sa mga tanong mo, ha? Baka ma-eject ka dyan sa upuan mo. Kaya, tara na! Good night! Mabigat ang task ng Star Center, ang magdiskubre ng mga bagong iiduluhin sa mundo ng entertainment at social media platform. Kaya full support ang industry experts sa Star Center. And one of them is no less than Ms. Wilma Galvante, who herself worked from the ranks as production assistant to line producer for films to head of entertainment of various networks. She knows and shows how dramas and fantaseries can become successful hits on primetime TV. And today, Wilma Galvante shares her thoughts and expertise on how Star Center and Starcada can tread the road to success. The 25 TV creates content for the family. You can be entertaining and at the same time become wholesome, be positive, introduce artists who could be really role models. And it becomes more practical and more economical and more rewarding, actually, because you are now able to create and hone stars na akma sa personalidad ng network mo. There are dramas, there's a lifestyle variety show, comedies, sitcoms. Marami, kasi we need to program. We're programming our prime time most especially. We have events, we go on tours. Matindi ang competition nila. Si Direk Kais, actually, I'm so grateful to him for accepting this job. But it's an exciting work to build. We started from nothing. We started from no one. Now we have our pines. Di ba? Parang lahat naman sila hard to find. Pero we're creating stars. We're creating precious jewels. Be a star. Do your best. You know, follow your dreams, but at the same time, follow your leaders. Pero nakabantay ang network. And me, I have always been very firm with talents. I nurture them, I take care of them, they can come to me anytime. Pero ako rin yung magsasabi sa kanila kung saan sila mali, kung saan hindi pwede, kung saan I have to let you go. Ako pa rin yun. Hello everyone! I am Victoria Wood and I'm deserving to be your star, Kada. The Cinebata Video Festival is calling for submission of entries with... Kamuta mo? Anniversary natin? Eh kahit nga siguro sarili mong birthday ay hindi mo na alam. Ang birthday ko? Eh kasi birthday nga. Uy, baka naman pwede kami makikain dyan. O Diding, eh yung na-udlot kanina, dito na natin ituloy, ha? Dito na po? Oo, sige. Okay. O diba? Ayun. Okay po ba? Masarap. Surprise? Yeah. Happy birthday! Hello everyone! I am David Racelis and I am energized to be your star, Kada. Tambalang Star Center at Wilma Galvante for the win! Aabangan natin yan! Ito pa ang kaabang-abang! Ang fresh faces and fresh talents nararampa sa pasilyo ng stardom. Sa kanilang mash-up production number na Kailan o Pasilyo. Thank you.
Bukas para sa marami pang ganaps at talent showcase ng ating susunod na idols dito sa Road to Starcada. Sige, tutuksan mo ang anak! Pakatanungan! Napakas mo sa akin lahat ng inalay mo! Anak ko, kulang pa yung bibigay ko sa'yo buong buhay ko. Starcada!